Kadalasan, ang tokwa, ginagawa lang natin itong ulam. Pero sa recipe nito, gagawin natin itong masarap na merienda or kutkuti na pwede nating pangbenta. Kaya kung interesado ka, tara samahan mo ko hanggang dulo dahil napaka-easy lang nito gawin. Sa recipe nito, gagamit nga lang po tayo ng isang perasong tokwa. Magkano na po ba sa inyo ang presyo ng tokwa, mga mi? Pa-comment naman po sa baba. Kailangan, mga mi, dudurugin po natin ito ng mabuti. Naglagay na rin pala ako ng pampalasa, half tea po na asin, 1/4 cup na asukal. Naglagay na rin ako ng 1/3 cup na cornstarch, mga mi. Saka ko nga ito hinalo at nilagyan ko naman ng glutinous rice flour na 1/2 cup. Yes, mga mi, kailangan po natin maglagay niyan. Pagkatapos nga po itong mahalo, maglalagay naman tayo ng keso. Any brand naman ng keso, mga mi, pwede tayong gumamit dito. Kailangan lang po pala, gagadya rin natin itong keso. Para mas manot po yung lasa niya sa tokwa. Pagkatapos nga nito, mga mi, hahaloy lamang natin ito ng mabuti. Then, after po nito, gagamit lamang po tayo dito ng piping bag. Kung wala naman po kayo nito, pwede naman kayong gumamit dyan kahit yung plastic ng yellow or plastic, basta malinis lang ito, mga mi. Then, saka lamang po natin ito ilalagay dito sa ating piping bag. Mabanggit nyo na rin po pala, kung gusto nyo pang maglagay ng iba pang pampalasa, pwedeng-pwede naman po, mga mi. Dumako na nga tayo dito sa pagpiprito. Kailangan lamang po, mainit na yung mantika. Then, saka lamang po natin gugupitin yung dulo ng ating piping bag. Sa proseso naman, mga mi, ng pagpiprito, gayahin nyo na lamang po yung ginawa ko. Depende po sa inyo kung gaano kahaba yung gusto nyo. Ang importante, mga mi, maprito po natin ito ng mabuti. Kapag nakita nyo nga po na ganyan na yung kulay niya at lumitaw na, pwede na po nating hanguin sa mainit na mantika. Then, ang ginawa ko, mga mi, para mas crunchy po ito at makasigurado tayo na luto yung loob niya, dinouble fry ko po ito. Yes, mga mi, mas okay po talaga kung idodouble fry natin ito. Yes, mga mi, mas okay po talaga kung idodouble fry natin ito. Nang madouble fry ko na nga, mga mi, tingnan nyo naman yung itsura ng ating tokwa, naging ganito na. Sino bang mag-akala na tokwa ito, mga mi? Kaya kung may anak ka na nahihirapan kang pakainin ito ng tokwa, ay naku mi, ipagluto mo na siya, siguradong-sigurado akong makakakain siya. Sa sausawa naman pala nito, nagmix lamang po ako ng ketchup at saka mayonnaise. Then, nilagyan ko lamang po ito ng kaunting asin at paminta.